kain ang inay. Tinanggap ka dito. Hindi na talaga kita kaya. Dito ka natitira magmula ngayon. Para tumino ka. Inay, hindi ko naman po gusto nangyari. Kaya mo na-disgrasya ang kapatid mo kasi masyado kang barumbado. Nagmana ka sa ama mong pusakal. Nabuhay sa kalye, namatay sa kalye. Kaya mabuti na yung maaga pa, nadidisiplina ka na. Sige ho, ma'am. Tutuloy na ako. Kayo nang bahala sa kanya. Inay, huwag niyo ako iwan dito. Ayoko dito. Mabuti na dito nang matuto ka. Inay, huwag niyo ako iwan. Sige na. Inay. Kami na ang bahala sa'yo. Inay, huwag niyo ako iwan dito. Kami na ang bahala sa'yo. Inay. Inay. May pinadala kaming kalabaw dito kagabi. Hindi mo raw pinakatay. Walang dokumento eh. Parantado ka pala eh. Kaya nga kami nakikiusap sa'yo. Marami namang ibang matadero ah. Dito kayo makiusap. Eh kung matanggal ako sa trabaho. Ayaw mo makisama. Eh kung ikaw ang kinakatay namin. Baka lang kinakatay. Matapang ka. Eh subukan nyo. Wait,
Ding! Awat na! Ano ba? Away na naman yan ah! Wala kang katigil-tigil ah! Eh, ano ho magagawa ko eh? Ako ho ang inaaway. Kahit na! Nagpasensya ka na lang sana! Pasensya? Eh, di kinatayang mahayop na yan. Si Pasopri. Sigurado ka na ba? Okay. O, dami nga kasi 20 pesos mo na. Okay, parang... Oh, Karding! Hali ka na. Sumabay ka na sa amin. Buka na. Ay. Napaaway ka na naman. Wala ho ito, Nay. Wala, paano? Sanay ka na. Pero ako, ewan ko, maski kailan, hindi siguro ako po pwedeng masanay sa mga basag ulong pinapasukan mo. Nung mamatay ang tatay mo, akala ko tapos na mga sakripisyo ko. Yung pala ikaw lang magpapatuloy. Biring, pabayaan mo munang makakain yung anak mo. Kung nabubuhay lamang si Anghel, siguro siya magbibigay ng ginhawa sa akin. Sayang, nung namili ang Diyos kung sino una niyang kukunin, nakita niya si Anghel. Nay, yung mababait ho kasi, kinukuha ng Diyos. Mga salbahe, niiwan sa Boys Town. Nanunumbat ka ba? Ewan ko nga kung bakit pinalabas ka pa rin eh. Tinan mo ito, nagsasalita pa ako! Tama na! Tama na! Tama na. Sasabihin ko kung ano gusto ko sabihin. Bahay ko ito! Ang ayaw makinig, pwedeng umalis! Aray siya! Yan! Ayun si Karding. Kakain na natin yan. Thank you.
Uwi na muna ako. Kumain ka muna bago ka umalis. Luto na to eh. Sige. Ano yun? Morales! Lumabas ka na dyan! Huwag ka na lumaban! Para wala mangyari sa'yo! Mga parang! Kating! Polis, parang awa nyo na, huwag nyo hong siyang tatakuan. Parang awa nyo na. Mama, polis, maawa naman kayo sa kanya. Napakatigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ko malama kung saan ka nagmana ng ugali. Wala kang kadala-dala. Sabi nila, makakalabas ka raw kung pipiansahan ka. Pero hindi kita pipiansahan. Gusto ko, dumito ka, nang matuto ka, nang madala ka. Mabuti ka na rito. Madalas ka na lamang namin dadalawin ang tiyo mo. Maski huwag, Nainay. Tignan mo ito kung magsasabi. Ano ka ba naman, Piling? Nasa kulungan na nga yung anak mo, nagtatalo pa kayo? Kung hindi basagulero yan, wala sana siya dito. Alam mo ba yung ginawa mo? Ha? Nakamonte ka ng makapatay. Buti na lamang at nabuhay yung nasaksak mo. Piling, si Cardeng nagtanggol lang sa kanyang sarili. Huwag ka mag-alala, bata. Nakausap ko na yung abogado ni Congressman. Jack, kabsuelto ka. Tayo na. Marami pa akong gagawin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anong hindi alam? Chuchu ka na! Sinungaling ka ba? Huwakan nyo! Siya nga tumulong sa akin eh. Ako na ang bahala sa kanya. O, sige. Ben, yan bang sinasabi mo? Opo, Warden. Magaling mo yan. At mukhang matibay. Baka hindi tumagaling kay Dado. Huwag kang magalala, manager. Hindi ko na may totodo eh. Baka hindi pa nga ako pawisan eh. Sige,
Salpakan na lang, grabe yan! Sabihin mo lang kung di mo na kaya, ha? Sabihin mo lang kung sasakta nga! Huwag ka na tumayo. Magugulpi ka lang. Tinutuhanan mo naman eh. Wala ho yun. Okay itong bata nyo. Matibay na. Malakas pa sumuntok. Kaya nga lang, madaling mapikon. Ako ba o ikaw? Tayong dalawa nga pala. Alam nyo, Maruben, marami na akong nakalabang professional. Magaling pa ito eh. Kung tingin sa'yo lang, maraming pahirapan to. O sige, dado. Shower ka na. Sige ko, Warden. Alagaan mo ito, ha? Oo. Okay ka, bata. Okay ka. Nakita mo, may kinabukasan ka. Habang narito ka sa loob, pagbutihin mo ang pagtitraining dito. Akong bahala sa'yo. Ha? Bukas ka babasahan ng desisyon, ano? Huwag kang mag-alala. Absuelto ka. Magdilang ang hilusa na kayo. Pagka lumaya ka, hanapin mo yung anak ko, ha? Trainer ng boksingeryo, magaling. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo pagboboksing, makakatulong sa'yo ng malakihan. Aha. Ha? Eh, saan ko naman siya makikita? Ha? Matapos ang mahaba at masusing paglilitis, napatunayan ang panig ng nasasakdal na ang pananakit at pananaksak sa mga biktima ay bilang pagtatanggol sa kanyang sarili. Dahil dito, pinawawalang sala ng hukumang ito si Ricardo Morales y Reyes. Miss, kilala ba niyo to? Ay, kuya ko yan. Bakit? Ano kailangan mo? Ibigay ko sa kanya. Halika, samahan kita doon. Kuya, kuya. Time! Kakausa ako ng tatay mo. Pinabibigay niya. Anong pangalan mo? Carding. Carding! Ikaw yung kinukwento ng tatay ko na magaling sa bakbakan. Ako si Rosenda, si Val, si Nico, saka si James Dean. Mga kaibigan ko yan. Gusto mo palang maging boxer? Kung pwede sana eh. Pwede, pwede. Maganda tindig eh. Mola. Oo nga. O ano? Kailan mo gusto magsimula?
Nay, lilipat na muna ho ako ng tirahan. Sige ha. O ano, Karting? Okay na to sa'yo? Nico, huwag ka nga, turun mo naman ako, oh. Hirap na ako, Karting, nanalo na naman. Kakain ka ba? Hindi na. Kumain na ako sa parteng pinuntahan namin ni Congressman. Pahinga ka na. Karding, sabi pala ni Kuya, isang panalo mo lang, contender ka na. Sana nga. Thank you.
yata ng pasukan ko eh. Nabubulilyaso. Akala ko nga tuloy-tuloy na ako dito sa pagboboxing. Eto ako ngayon. Suspindido. At habang muhay pa, ninakout mo ba naman pati referee? Hoy! Tumigil ka na nga dyan, singkit na lahar! Eh no, si Cardio ang inuulo, hindi nakikita ng referee. Minsan lang siya gumanti, disqualified ka agad. Oh, iba yata dating mo yun ah, nakakapanibago. Babae, babae. Inggit ka lang. Ba't naman ako may inggit? Wala naman akong plano magbistida, no? Bahal, tama na. Alam mo, Deng, huwag mo intindihin yung pagkakasuspindi sa'yo. Kung gusto mo, tulungan mo na lang ako sa gym para mag-train ng mga bagong boksingero. Salamat na lang, Doming. Pero makatanggapin ko na lang alok ng tiyo ko na magtrabaho ko doon kay Congressman. Kaya lang, nakabuntot na ata ang mahala sa akin. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Mahaba-haba na rin ang kamalasan ko sa buhay. Eh, ba't mo naman nasabi yan? Nagsimula yan. Nung bata pa ako, nakapatay ako. Nakapatay ka ng tao? Yung utol ko, maliliit pa kami nun. Yung kaisa-isa kong kapatid, ilalaro kami nun ng boxing. Tanumaan ko, ang hulog siya ng hagdanan. Namatay. Wala nun din ako natahimik. Gabi-gabi napapanaginipan ko siya. At lahat ng yan, dahil dito sa kamay kong to. Pare, ibahin na natin ang usapan. Bal, bukas ka pa ng biro. Nice shots, ha? Isang round pa? Sige. Let me see. Ito ho, ma'am. Boss si Homer. Oo. Sige. Dito lang ako. Palitan ko. Good afternoon, boss. Kumusta? Ganda nga pa, no? Ito ba yung anak-anak mong boksingero? Oo. Suspindido to, hindi ba? Kailangan ba ayusin ng papeles niya? Eh, hindi na ho. Nawala na ho ng interes sa boxing eh. Bakit naman? Sabi ko, magtrabaho na sa inyo. Okay lang, basta ba, nire-recommenda mo. Ilan mo naman. Salamat na, boss. Boss! Tiring na ho kayo. Oo. Marunong man bumaril? Marunong ho yan, boss. Mabuti naman. Pagkatapos ko, mag-insayo kayo, ha? Oo. Sige. Alam to. Babae, anak ko ba ni Congressman? Psst! Inaanakan! Primo! Primo! Ang hinap pa kita inihintay eh! Akala ko, hindi ko makakarating. Pwede ba yun? Kailan ba ako nawala? Erding, yan si Amores, pinsan ni Congressman. Kasama yung kapatid niya, si Billy.
Primo, baka naman pwede namin buksan ang aming mga negosyo. Siguro magagawa ko ng paraan yun. Kailangan lang kausapin ko yung mga mayor. Saan ko yan, ha? I'll do my best. May bisita si boss. Problema. Naloko na. Bakit to, Chong? Ding. Chong. Panggap kang boyfriend. Salubungin mo si Shirley. Delikado. Baka sampalin ho ako niyan. Ipaliwanag mo na lang. Magkakaroon pa ng problema si boss eh. Magkakabistuhan. Sige. Miss, kung pwede sana eh, papapil muna akong boyfriend mo. Nandiyan kasi yung missis ni Congressman eh. Ano? Kunwari akong boyfriend mo. Nahihibang ka ba? Sorry ho, miss, pero umiwas po sino ho tayo kaysa ho magkaroon pa ng iskandalo. For your information, sanay na ako sa iskandalo. Miss, pwede ba maupo ka na muna? Pwede ba? Wag na wag mo kong uutusan. Ang mabuti pa, ikuha mo na lang ako ng brandy. Double. Opo. Ariston! Andiyan na si Congressman Sik, kadarating lang. Kasi gusto mo muna. Wala nang laman to. Ikuha mo na ako ng isa pa. Bilisan mo na. Mabuti siguro eh. Tama na yan. Kamalasin kayo. Tanga ka ba? Eh, gusto ko nga maglasing eh. Sige na, ikuha mo na ako. Huwag na, at sinap. Sinabi ng ikuha mo na ako eh. Nag-imbita ka rin pala ng putaching sa party mo. Sinong putaching? Ayan, oh. Wala, girlfriend nung ano ko yan, yung bodyguard ko, si Gardein. Ayun, oh, katabi. Girlfriend ng bodyguard. Hoy, Ariston. Siguro ang botante mo, pwede mong lukohin. Pero ako, hindi. Huwag mo sa damangitan mo, wala kami party tayo. Talaga ako sa ito ng congressman. Ano ba? Hindi mo ba talaga ako ikukuha? Kung hindi ka kukuha, ako nang kukuha. Imbitado ka rin pala ng asawa ko. Ma'am, girlfriend ko, inimbita ko ho siya. Ulol! Huwag mo nang pantakpan ng amo mo, ha? Hoy, ikaw! Kapag hindi ka umalis ngayon din, kakalad ka rin kitang palabas! Ganito ka pala kung tumanggap ng bisita. Alam mo, marami nagsasabi ng mga asawa ng congressman ay walang modo. Totoo pala? Ganon ha? Halika nga rito, antipatika ka! Lumahis ka dito! Missis! Lumahis ka sa party ko! Ang kapal talaga ng mukha mo! Wala ka talaga delikadesa! Pupunta-punta ko sa party ko! Lumahis ka at huwag ka nang babalik dito! Pustoy! Sagipin nyo siguro hindi maroon mo yan! Tiyahan nyo, dali! Ano nangyari? Ang tanong ka pa! Di ba sabi ko sa'yo kung mapatuloy si Corey? Ha? Babae ka na, pakahilig mo sa skandalo! Eh, bakit ba naman kasi pinupunta mo pa ako sa letting party na yan?
Malay ka ba babalik si Corey galing sa Hong Kong? Ang problema, nagpunta ka roon na kainom! Hindi ako makakapunta sa party na yun kung hindi ako lasing! Eh, magkakasagupa nga kayo. Lasing ka. Siyang sumugod. Hindi ako. Kung mali siya, mali ka rin. Pareho kayo mali. Pwede ba tapos na yan? Tapos na! Pabayaan mo na! Huwag mo nang ulitin yan, ha? Kundi ba nasaktan ka sa akin muli? Hindi na mauulit yan. At hindi niya din mo rin ako masasaktan ulit. Dahil mula ngayon, hindi na ako babalik dito sa lecheng bahay na to! Shirley, sandali lang. Kadeng. Antipatiko. Primo. Kumusta, Prisan? Yung pinag-usapan natin sa party, hanggang ngayon eh, hindi mo pa inaayos. Siguro dapat bigyan pa ako ng konting panahon. Alam mo, Primo, hindi ganun kadali ayusin ang mga negosyo nyo. Kung hindi pinasara ng mga sip-sip mong mayara mga yon, di sana wala ng problema. Alam mo, Primo, kailangan ko magpakita ng gilas. Ano ba naman yung 100,000 mawawala sa'yo? Isipin mo na lang na ibinigay mo sa kawang gawa. Wala yun sa akin, Primo. Pero nung ako sa akin bago mag-eleksyon, sorry pa rin, go. Wala akong magagawa, Primo. Siguro kailangan maganda tayo ng isang magandang timing para mabuksan ulit ang mga negosyo nyo. Puro na lang kami pagbibigay, Primo. Mahirap yata yon. Konting panahon na lang, konting tiis. Tapos nun, happy na naman tayo. Napapigyan pa ako para ano pang pagiging magpinsan natin. Ang problema nga eh, wala kang isang salita. E paano kami ngayon maniniwala sa'yo? Alam mo, Primo, para kang baklang dalahira. Ganun ang tingin ko sa'yo. Hinahamon niyo ba ako? Ang mga Morris ay hindi marunong tumakbo sa laban. Alam mo yun, Primo? Ano ba gusto niyo? Pit-pitan ng bayag? Huwag na kayo bumorma. Makaawa na mapipit ang bayag niyan. Mabuti na lang magkadugo tayo. Kundi ubos kayo. Primo, walang hiya na ito ah. Hindi ako nauna. Na. Sa'yo na yan. Kung sino pang walang baril sa panahon na, matanda ka na. Good evening, ha. Pati ba naman dito sinusundan mo ako? Wala ako magagawa. Pinasusundo kayo ni Congressman eh. Ayoko nang bumalik sa kanya. Eh, ang utos ko sa akin eh. Kunin ko kayo. O ngayon, anong gagawin mo? Tututukan mo ako ng baril? O kaya, kakalad ka rin mo ako pabalik sa kanya, ganun ba? Hindi ko naman humagagawa yon. Bakit ba? Lahat ba ng inuutos niya, lahat ng sinasabi niya, kailangan sundin mo? Eh, trabaho ko ho yun eh. Eh, kung hindi ako sumama sa'yo, ano magagawa mo?
Eh, makikiusap na lang ako sa inyo. Kasi ho, tungkol naman sa problema nyo, labas naman ho ako rin eh. Eh alam, kung di ho kayo sasama sa akin, eh ako naman ho magkakaproblema. Kaya, please naman ho, sumama na kayo sa akin. Ho. Please. Sumama ka muna sa akin. Pasensyahan niyo yung konting naibigay ko sa inyo. Malaki ang maitutulong nito sa amin, lalo na sa mga bata. Aalis na ho ako. Sige ho, sister. Salamat, ha. Huwag ka makakalimot sa amin, ha. O sige, maraming salamat ulit sa tulong mo, ha. Baka ho, naghihintay na si boss. Alam mo, hindi talaga dapat ako sasama sa'yo kanina. Kaya lang, may naisip akong dahilan para bumalik sa kanya. Eh, ganun naman ho pala eh. Pwede ba, huwag mo ako pupupuin dahil pareho lang tayo. Pareho tayong bayaran. Kayong bahala. Ano? Ikaw ang bahala. Alam mo, akala ko nun, pag marami kang pera, wala ka ng problema sa buhay. Itinira ako sa malaking bahay. Akala ko itinira ako. Yun pala, ikinulong ako. Eh, sunod naman lahat ng layo mo. Lahat ng gusto mo, binibigay niya. Kaya nga ako naguguluhan eh. Gusto ko na nga makawala sa kanya. Kaya lang mahirap talagang gawin. Ibig mo sabihin, hindi ka maligaya sa buhay mo? Obvious naman, hindi ba? Simple lang naman ang problema mo, ah. Di kung saan ka maligaya, doon ka. Matagal ko na nga iniisip yan. Kung meron nga lang makakatulong sa akin, kahit sino, kahit ikaw. Sandali, hindi ba kalaban ang tingin mo sa akin? Ganun ako kadesperada. Teka muna. Mahirap ata yan, ha? Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Halika na. Ihatid mo na ako sa kanya. Doming! Doming! Carding! Ikaw pala! Halika, tuloy ka! Galing ako sa gym eh. Wala ang barkada. Nandiyan ba kuya mo? Eh wala eh. Pumunta siya ng Baguio, may nasa kasong laban doon. Talaga? Ito nga pala. Para sa inyo. Wow, dami nito ah. Bagong sweldo eh. Tikman mo. May importe dyan. May local. Halo-halo. Pero piling-pili yan at tamis. Masarap ha? Ikaw, kuha ka. Sarap ha? Kala ko nakalimutan mo na kami. Pwede ba naman yun? Kaya lang talagang busy-busy ko sa trabaho kay Congressman eh. Ngayon nga lang ako na libre eh. Hindi pa delikado yung trabaho mo doon? Medyo lang. Carding, huwag ka magagalit ha. Kaya lang, kasi marami ako nababasan tungkol kay Congressman Duarte. Sabi nila, marami daw kaaway yan. Marami kagalit, saka masamang tao daw yan. Hindi naman. Mabait naman siya. Pero mag-iingat ka pa rin. Kasi syempre, kung may mangyari sa'yo, malulungkot ang barkada natin. Tsaka syempre, malulungkot din ako. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Para sa'yo. Carding, para sa akin to? Oo. Naku, maraming salamat, ha? Nagustuhan ba? Oo. Suot mo. Ang ganda-ganda.
Maraming maraming salamat, ha. Thank you. Thank you. Sige, okay na. Basta kung ano gusto niyong mangyari, Congressman, yun ang masusunod. Basta't maliwanag ang usapan natin. Magubuo tayo ng bagong korporasyon. Maglalagay akong tao. Basta't hati tayo sa lahat ng pakinabang sa troso. Maliwanag ba? Opo, Congressman. Good. Opo, paano? Yeah. Good luck, ha? Salamat po. Yeah. Kung sakali magkakaproblema, paalam mo lang kaagad sa akin para magawa ng paraan. Alam mo kasi kung minsan di natin maiiwasan yung... Masyadong lang kami nilalamang ang pisal, ha? Ano ngayon? Baka akala mo hindi kita kayang patayin! Kaya nung kala, matawang yung baril mo. Baka magkahiyaan tayo. Buti naman at hindi grabe ang sugat mo. Pero nakamatay ka na naman. Ano ba naman kamalasan ang dumapo sa'yo, Karding? At ang daming napapahamak dahil sa kamay mo. Inay naman, tono ng pagsasalita niyo, parang gusto ko talagang pumatay ng tao, eh. Kasama yan sa trabaho namin, Biring. Siyempre, pagtatanggol mo. Dahil sa'yo, kaya napasok sa ganyang gulo ito, eh. Biring, kung magtatalo lang tayo, mabuti pa umuwi na lang tayo para makapagpahinga si Karding. Isa pa, may lakad pa kami ni Congressman, eh. Ha, Karding? Tutal, may bantay ka naman sa labas, ha? Kilala ko si Antonio. Gaganti yun. Si Billy, kaisa-isa niya kapatid na lalaki. Tiyak madadamdamin niya yun. Boss, bakit hindi pa natin unahan? Pati si Amores, hiyariin na natin eh. Wag. Wag kayo kagilos na hindi ko nalalaman. Kasi kahit paano, pinsan ko pa rin yun. Ding, mabuti pa eh. Habang pinapalamig natin ang sitwasyon, alam na, medyo pahinga ka muna. Doon ka muna sa rest house ko sa Cavite. Doon ka magpagaling ang sugat mo. Medyo relax ka lang dyan. Pag kailangan na kita, saka kita patatawag, okay? Yan. Ikaw pala. Hi. Dito muna ako magbabakasyon. Magulo kasi sa Maynila eh. Alam ba ito ni Congressman? Hindi. Ang alam niya, pupuntahan ko yung mga kapatid ko sa Bicol. Carly, nag-iisa ako rito. Okay lang. Gusto ko din makapag-isa eh. Pero... Huwag kang mag-alala. Marami namang kwarto dito. Isa lang kailangan ko. Okay? Bigat mo. Oras na para magkasundo kayong dalawa. Malaking epekto sa atin ang pagbabanggaan ninyo. Gusto ko maging matatag ang partido. Ayoko mahati. Dalawang kondisyon lang ang inihingi ko, Gob.
kung papayag si Primo, wala na tayong pagkatalunan pa. Sige. Ilatag mo yung baraha mo sa mesa para makadiskarte naman ako. Ang unang kondisyon, ang pagbubukas uli ng mga negosyo ko. Madaling ibigay yung Primo. Ayun pangalawa. Ang ulo ng bodyguard mo na pumatay sa kapatid ko. Teka muna. Mali yata. Nagawa lang ng tao yun dahil pinagtatanggol ako. Hindi ko siya maaaring ibigay sa iyo para itumba. Yan ang mga kondisyon ko. Dalawa o wala na? Punyeta ka, Antonio. Tama na muna yung una. Pero go. Hindi ako nagulit ng salta. Alam mo yun. Paparam na ako, Gob. Maraming salamat. Primo, mauna na ako sa inyo. Ariston, isang haligi ang pamilya Amores. Paminsan-minsan, kinakailangan nating magsakripisyo ng ilang tao na mahal sa atin para maging matatag ang partido. Yan ay isang realidad ng politika. Bakit nagpunta ka rito? Dahil hindi niya iisipin na dito ako pumunta. Ang mahirap kasi pag nalaman lang magkasama tayo. Bakit? Natatakot ka ba? Siguradong masama ang iisipin nila. Ako may dahilan ba nandito? Nagpapagaling ako ng sugat. Nandito ako para mag-isip at mag-desisyon. Iiwanan ko na siya. Eh, yun ang problema. E, gawin mo na lang. Hindi ko kasi magagawa yan kung nag-iisa ako. Senda, gabing-gabi na, matulog ka na. Oo, kuya. Balita ka ba kay Carding? Wala eh. Pero ligtas yun doon. Oh. Wah. Bigla ka yatang nagpusong ina. Anong gusto mong sabihin? Nag-aalala ka sa anak mo. Hindi madalas mangyari yun. Inumin mo na nga yung kape mo bago lumamig.
Karding. Tulungan mo ako. Mahirap ata yan. Kailangan ko lang talagang lumayo sa kanya. Hindi mo kilala ang tunay niyang pagkatao. Wala siyang konsensya. Shirley, wala akong dahilan para kalabanin ko siya. Meron dahilan, Karding. Ako! Ako, dahil ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ikaw lang. Please, Karding, huwag mo kong babayaan. Sabihin mo sa akin. Natutulungan mo ako. Please, please, huwag mo ko iiwan. Please. Wala pa ba kayong balita? Hindi namin talaga makita, boss, eh. Boss. Mabuti naman, magaling ka na. Alam mo, maraming nangyari na nagpapahinga ka. Naiutos ako sa'yo. Alam ko ikaw lang makakagawa. Tungkulusan. Si Shirley nawawala eh. Nasabi nga ho sa akin ni Chong. Nagpaalam kasi sa akin. Pupunta raw sa Bicol, bibisitahin yung kapatid. Hindi na nagpakita sa akin. Hanapin mo siya. Ibalik mo sa akin. Ako naman ho siya hanapin. Alam kong alam mo kung saan siya makikita. Ikaw ang boyfriend niya, di ba? Di ba? Ikaw ang boyfriend niya? Sa pagkakaalam ni Cory! Hanapin ko. Shirley? Andito na inihintay mo. Ikukuha ko lang kayo na maiinom. Sandali lang, ha? Salamat. Akala ko hindi ka na darating. Pasensya ka na rito. Medyo magulo. Maingay. Pero ang importante, ligtas ka rito. Solong-solo mo tong lugar na to. Pag-araw ng Linggo. Mukhang nagtana ng babae si Karding, ha? Kayo talaga, oo. Kung ano-anong pinag-iisip ninyo, kaibigan lang yun. Sigurado kang kaibigan? Oo! Hey, may isang tao rito kanina pa nagpuputok ang butsi sa galit. Tigilan mo ako, ah! Ito ang kwarto ko. Dito ka na muna. Kalat, eh. Eh, kung ano man maging problema mo, sabihin mo lang. Salamat, Domeng, pero hindi naman ako magtatagal.
Kahit magtagal ka rito, ayos lang. Dahil lahat ng kaibigan ni Carding, kaibigan na rin namin. Parang kapatid na rin ang turing namin dyan eh. Relax ka muna. Deng, bahalang ko. Carding? Salamat. Aalis muna ako. Sa palagay mo, anong bagay ang makapagpapasabog ng galit ko? Eh, yung pakialaman ng babae nyo, boss. Ano nga pala yung balita rin sa pinalalakad ko kay Carding? Hindi mo talaga mahanap si Shirley, boss. Nahanap na. Pero ayaw balik sa akin. Baka naman ho, mali yung impormasyon na karating sa inyo. Hindi mali. Ngayon, patunayan mo kung kanino ka talaga. Sa akin na halos buong buhay mong pinagsilbihan. O sa tarantadong anak mong ilaw. Hindi mo sana pinalam sa akin na gusto mo palang ganyan ang lalaking yun. Hindi na sana sumakit ang ulo ko. Ayaw kong lumala pa ang away namin ni pinsan. Kaya ay pinagpaalam ko sa inyo. Nakapag-desisyon na si Gob, wala na tayo pag-aawayan pa. Sa ngala ng partido, pinauubaya ako sa inyo si Carding. Huwag kang makalala, primo. Kaming babanat. Ang sa ganon, nasa kamay namin ang dugo niya, wala sa konsensya mo. Paano yung babanatan? Hindi niyo naman alam kung nasa siya. Problema ba yun? Di ba alam mo? Sino yan? Si Bal! Carding! Buti, naabot kita. Bakit? Tuko muna. May problema ako eh. May date ako. Kulang ang cash ko. Baka naman may sobra ka dyan. Pairamin mo muna ako. Babayaran ko rin sa'yo. Magkano? 200 lang. Ang bait talaga ng kaibigan ko. Alam mo, nung magsabog ng kabaitan ng Panginoon Diyos, dinamdaramang sinulo mo. Huwag muna akong bulahin. Ito na. Thank you, Day. Ang ganda nito ah. Sukat ah. Tama-tama ito rin sa polong nahiram ko kay Nico. Carding, baka naman pwede mahiram ngayong gabi lang. Eh, suot mo na eh. Thank you. Lubos-lubosin mo na kaya. Sabayin mo na ako kumain. Good idea! Makakatipid ako. Kukuha lang akong plato. May kanin ka pa dyan? Tumando ka na lang. Pagbubilasin ka nga naman. Carding Morales. Ako nga. Napag-utusan lang kami. Umalis ka dyan! Dabi mo ako sa ospital. Mister, mister, sandali lang ho. Ano ba nangyari dyan? Nabarilo. Saan lugar ho ba mismo ito nangyari? Hello? Congressman, si Carding ho ito. Carding, bakit? May nagtangka ho sa buhay ko. Mabutin lang ho, nakaligtas ako. Kaya lang, yung kaibigan ko, nadamay. Kailangan ko ng tulong niya. Nasa ka?
Anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinihintay. Bumaba ako dahil wala naman tao. Kailangan na natin mag-ingat. Delikado ang buhay nating dalawa. Bakit? May nangyari ba? Dalawang beses nila akong pinagtangkang kanina. Hindi na nila tayo titigilan. Sinong sila? Sinong kalaban? May kinalaman ba si Congressman? Sigurado ako. Tama ang sinabi mo sa akin noon. Wala siyang konsyensya. Tinigtas ko buhay niya. Ito pa ginanti niya sa akin. Mabuti naman at nalaman mo rin ang totoo. Alam mo, Carding, kahit 10 beses mo iligtas ang buhay niya, hindi siya magdadalawang isip na ipahama ka niya. Kahit sa sarili niyang kapatid, magagawa niya yon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka na makalayo sa kanya. Mula ngayon, hindi kita papabayaan. Salamat. Nagkakamali siya ng bintang. Ayon nang bumalik sa kanya ni Shirley. Kaya tinatago mo. Carding, ikaw na mismong humuhukay na sarili mo libingan. Buhay ko bang katumbas ng putang inang pagsiselos ni Congressman? Kailangan isipin niya eh. Ano magagawa natin? Tangina. Tao kayo ni Congressman. Hindi ba niyo siya pwedeng kontrahin? Hindi. Ito ang ilagay mo sa isip mo. Ibang laban na itong pinapasok mo. Hindi ito boxing. Hindi ito yung away lupa na alam mo. Bala na ang katapat mo. Wala na akong magagawa. Ipit na ako, hindi na ako pwedeng murong. Marami ka ng kalaban. Si Congressman. Si Amores. Si Gob. Hindi ito mano-mano. Batalyon na ang kalaban mo. Pati ba kayo, Chong? Huwag mo na akong babalikan. Kapag nagkita tayo uli, ituring mo na akong kalaban mo. Bahala kayo. Carding! Ano ba pinagsasasabi mo? Pati ang tiyo mo, sinasagot-sagot mo ng ganyan. Na, hindi naman nyo alam ang nangyari. Ba't ninyo muna itanong sa kanya? Talagang napakabarbado mo. Kaya ako, hindi ako makakita ng dahilan pag malasakitan ka. Kahit na nalaman kung bango ka sa problema dahil sa ugali mo. Bakit? Kailan kayo nagmalasakit sa akin? Wala akong natatandaan. Dahil mula sa pagkabata, wala kayong ginawa kung disisino ko sa pagkabatay ni Angel. Nay, nagsisihan ko na yun. Pinagdusahan ko. Bakit? Kayo lumalasaktan? Kapatid ko rin siya. Dapat nga kayo una kong nawa sa akin. Sinusumbatan ba ako? Na hindi ko kayo sinusumbatan. Baliktarin natin ang sitwasyon. Ako ang namatay at hindi si Angel. Ito rin ba ang tratong gagawin niyo sa kanya? Inay, mahal ko kayo. Pero kahit kailan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal niyo sa akin. Thank you.
Carding? Carding? Kasama ka sa amin. Ah! Ano yan? Bitiwan niyo ako! Ano ba? Ano ba? Bitiwan niyo ako! Pakawalan mo na ako. Pabaya mo na kami. Please. Ganun ba? Walang makikinabang sa'yo. Kailan man ay hindi ka pakikinabangan ng ibang lalaki. Alam mo ba, na dahil sa babae yung pinatay nila kuya ko, kaya ikaw ang may kasalanan! Bakit ka pa pumunta dito, ha? Umalis ka na. Umalis ka na! Lulungkot ko, Rosenda. Alam ng Diyos, hindi ko kugustuhan ang nangyari. Yan naman lagi mo sinasabi! Na kapag may ginagawa ka masama, lagi mo hindi ka gustuhan yon. Alam mo, naalala ko noon, sabi mo sa akin, kabuntot mo ang kamalasan. Totoo pala yon, dahil pati kami minalis ng dahil sa'yo. Huwag ka mag-alala. Babalik ko sa kanila ang kamalasang yun. Di ako titigil hanggat hindi ka na ipag-iiganti ang kapatid mo. Heto ang baril ng kuya. Kunin mo. Niminsan hindi niya ginamit yan. Gamitin mo. Ipagiginti mo sa, ubusin mo sila. Sana, mapatay mo sila. At sana, mamatay ka na rin dahil wala kang kwentang tao. Alam mo, minahal kita. Pero pinagpalit mo lang ako sa isang babae na nangintay lang ang pagkamatay ng kuya ko. Yan! Si Carding! Pinasok tayo! Thank you.
Harding! Hindi ka na makakalabas ng buhay dito! Ikaw ang ulol! Pati kaibigan ko, dinamay mo! Kago! Ikaw ang pinagkasalanan ng dako! Tigilan mo na ako! Hindi puta ka! Hindi na kita titigilan! Ay pangako ko na ang ulo mo! Mahirap nila ako mapaniwala. Napatay na ang tarantadong yan. Lagi nilang subaybayan ang nanay niya. Tutukan niyo. May kutub ako. Nabuhay pa siya. Nagkaroon pa naman kami ng malaking pagtatalo ng huli namin pagkikita. At nang manawag siya ng bahay noong araw na yon, alam kong mabigat na mabigat ang kalooban niya sa akin. Ngayon, ni bangkay niya, hindi man lamang natin nakuha. Sumabog yung kotseng sinasakyan niya. Kung tutusin, may kasalanan din ako sa mga nangyari. Sana hindi ko na siya nilapit kay Congressman. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo, Homer. Alam ko naman na kaya mo ginawa yon dahil gusto mo siyang matulungan.
Naisip ko lang ngayon. Di man lamang naging masaya si Karting sa buhay niya. Yun ang malaking magkulang ko. Yun ang malaking magkulang ko. Gaano mang kalaking pagkukulang ng magulang, hindi ito matitiis ang isang anak. Nay, utang ko pa rin sa inyo ang aking buhay. Kailanman di ko makakalimutan yon. Tinuring na kitang anak, Kalting. Ikaw na rin ang may sabi na hindi matitiis ng anak ang magulang. Ganon din kami. Si Congressman. Tutal ang alam nila, patay ka na. Ang mabuti pa, lumayo ka na. Wala ka ng problema, hindi ka nahanapin. Marami pa siyang dapat na pagbayaran, Chong. Hindi pa ako tapos ang paniningil. Karding, ang kaligtasan mo lang ang iniisip ko. Kung talagang matigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Karde, sundin mo ang payo ng tiyo mo. Umalis ka na. Mapapahamak ka. Marami sila eh. Inay, hindi matatahimik ang buhay ko kung lalayo ako. Ano ginagawa niyo rito? Salamat at buhay ka! Ah!
Sabi ko naman sa'yo eh! Tumakas ka na eh! Inay, huwag kayong tatayo! Halika na! Kanday! Huwag ka na lumaban! Mapapahabag ka! Tumakas ka na! Mama. Inatake ho ata, Chong. Hey! Inatake ho ata eh. I-pump mo. Hey! Inay? Ano ba nangyari? Inatake ka. Iniligtas ka ng anak mo. Salamat, anak. Talaga bang hindi ka na mapipigilan? Nakapag-desisyon na ako. Itinuro ko nga sa iyo kung saan mo makikita si Shirley. Pero ayoko mapahamak ka, Kating. Chong, kung ano man ho mangyari sa akin, kayo na sana bahala kayo, Nay. Sabi mo, wala ako konsiderasyon. Kasama rin naman tayo. Shirley. Bibigay ko pa rin sa'yo gusto mo. Kahit niloko mo ako. Gusto mo makipagkita kay Karding sa impyerno, di ba? Primo, may problema. Buhay pa si Karding.
Pagpapawin mo si Shirley ng buhay. Nagkakamali ka! Sa likod.
si Homer mo ito! Sumuko ka na! Huwag ka na lumaban! Gagarantiyahan ko sa'yo, mabibigyan ka ng katarungan! Ting! Huwag mo sayangin ang buhay mo! Sumuko ka na! Harding, kumusta ka na? Ayos lang. Kung di dahil sa akin, hindi ka sana umabot sa ganito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginusto ko yung nangyari. Ako ang nagtulak sa'yo magiganti. Sorry, Harding. Lucinda, isa lang sa dahilan ng kuya mo. Maraming atraso sa akin si Duarte. Kaya kinailangan mo iligtas si Shirley. Mahal mo ba siya? Di bale, huwag mo nila sagutin. Pero ako, mahal mo ba ako? Mahal din kita, Rosenda. Hintay ako, Harding. Kahit gano'ng katagal, hintay kita. Maghihintay ako. Nag-uudyok ng tutulak sa'yo. Sadyabang di mo na